Ganun ba nagdiriwang ng Pasko sa lugar nyo? May mga nakakostume ng kulay itim? Napalakas ang sabi ni Calix at narinig iyon ng ibang tao sa loob. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang mga ekspresyon sa kanilang mukha na parabang natakot ang lahat. Biglang tanong ng matanda sa kanya, "Tinignan mo ba ang mga mukha?" Tanong pa ng isa, "Sigurado ka bang nakita mo sila?" Isa-isa nang nag-iyakan ang bata sa loob. Kita sa kanilang mga mata ang takot. Oras na naman ba? Mataas na ang sikat ng araw na lumalagos sa nakabukas na bintana ng sasakyan. Magkagayon man, malabig pa rin naman ang simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Tanda ng paparating na araw ng Kapaskuhan. Lalo pa ngang pinapaalala kay Calix ang Pasko dahil sa halos magkakasunod na awiting pampasko ni Jose Marichan na siya namang walang tigil na pinatutugtog ng kanyang ama. Hindi naman sa ayaw niyang makinig ng awiting pamasko. Ilang araw na kasing paulit-ulit ang mga kantang ito at may puntong nakakabagot na. Si Calix ay 12 taong gulang. Mataas siya para sa kanyang edad na may bagsak na buhok. Napilitan lang siyang sumama sa bakasyong ito ng kanyang pamilya. Matagal na din daw kasi nung huli silang nakabisita sa kanyang abuelo. At isa pa, wala naman talaga siyang pagpipilian dahil walang maiiwan sa bahay maliban sa kanya. Kung hindi lamang din sa kanyang ama na kauuwi lamang galing ng ibang bansa, ay hindi talaga siya aalis sa kanilang lugar. Naiinip ka na ba? Kamag-alala, malapit na tayo. Pag-aalo ng kanyang ama na nakatingin sa rear view mirror ng sasakyan. Alam kasi ng ama nito na mas gugustuhin ni Calix na ipagdiwang ang Pasko sa kanilang lugar kung saan naroroon ang kanyang mga kaibigan. Habang kinakausap si Calix ng kanyang ama, ay nakita niyang hinahawakan ng kanyang ina ang braso nito na parang sinasabi na hayaan na lamang muna ang bata. Alam ng kanyang ina na naninibago siya sa presensya ng ama. Taon din kasi ang binilang bago ito muling bumalik sa bansa. Ang kanyang mga magulang ay hindi pa katandaan, ngunit pansin mo na ang mangilan-ngilang puting buhok na animoy sumisilip at maging ang maninipis na linya sa leeg at mata ng mga ito. "Hindi po," maikling tugon ni Calix sa kanyang ama. Matapos iyon ay binaling niya sa labas ang kanyang tingin at iniwasan ang matamang pagtingin ng kanyang ama. Ilang liko pa ay narating na nila ang baryo ng kanyang ama. Marami itong mga kwento tungkol sa mga dinadaanan nila, maging ang mga eskwelahan na pinag-aralan nito noong elementarya, ang tindahan na madalas nilang utangan, si Aling Mayet na palagi silang pinagagalitang magkakaibigan at marami pang iba. Tila wala namang naririnig si Calix sa mga kwento ng ama. Dumating pa nga sa punto na napagod na sa kakakwento ang ama dahil napansin itong wala naman palang nakikinig sa kanya. "Andito na si Julio!" Malayo pa lang sila ay nadinig na ni Calix ang boses ng isang matandang lalaki na parang sabik na sabik makita ang pagdating ng kanilang sasakyan.
natanaw na rin niya ang isang may edad na babae na nagmamadaling lumabas ng bakuran upang sila'y salubungin. Matapos maihinto ng kanyang ama ang sasakyan, ay dali-dali itong bumaba. Hindi na nito naalintana na buksan pa ang pintuan para sa kanyang asawa. Yumakap agad ito sa dalawang matanda at nagkusa na lamang bumaba ang babae, ngunit nananatili siya sa likod na para bang hinahantay pang makilala siya at mapansin ang kanyang presensya. Sa gitna ng matitinis na halakhaka ng mga taong matagal nang hindi na nagkapiling, ay napansin ng isang matandang babae ang asawa nito na nakatayo lamang sa may likuran. Milet, ano ba't nakatayo ka lamang dyan? Umarinig ka na at nang makita kitang malapitan. Matagal na din kitang hindi nakikita. Nangiti ang babae at saka sabik na lumapit sa matanda. Nagmano siya sa dalawang matanda habang kinukumusta sila. Si Calix naman ay nananatili sa loob ng sasakyan. Nagdadalawang isip kung bababa ba ito o mananatili pa ng mas matagal sa loob. Mahirap para sa kanya na kausapin ang mga kamag-anak na hindi niya gaanong kilala. Kailangan niyang sapilitang ngumiti at umarte na masaya. Gayong wala naman siyang nararamdamang ganun talaga. Wika ng matanda sa kanya habang kinakalampag nang nakangiti ang salamin ng sasakyan. Iho! Bumaba ka na dyan! No choice si Calix kundi bumaba. Umarte ito sandali na inaayos sa kanyang bag, ngunit sa totoo ay humuhugot ito ng lakas ng loob para harapin ang mga taong kanyang makakasalamuha. Binuksan niya ang pinto at akmang lalabas, ngunit nahirapan na siyang lumabas ng tuluyan dahil nagkukumpulan na sa kanyang harapan ang kanyang mga pinsan, lolo at lola. Ay kagwapong bata ni! Malakas na sabi ng matandang babae habang nakangiti. Oh, Calix! Mag-bless ka sa lolo't lola mo! Utos naman ng kanyang ama. Sandali munang tumingin si Calix sa kanyang ina na parang nanghihingi ng kumpirmasyon bago tumugon sa iniutos ng kanyang ama. Ilang minuto lamang silang nagkausap ng kanyang mga abuelo bago tumalikot ito at muling hinarap ang kanyang ama. Naroon na rin ang kanyang mga pinsan dahil tungkol sa pasalubong na ang usapan. Maya-maya pa ay bigla siyang may narinig na kakaibang tinig. Lumingon siya upang tingnan ang pinanggagalingan na kakaibang tunog. Laking gulat niya nang makita niyang may 37 piyeng lalaking nakasuot ang balabalhari na kulay itim na at ang mga mukha lamang nito ang nakalabas. Ang mga mata nila ay parang isang mahabang kitling at maputlang maputla ang balat. Kulay ube ang mga labi nito na tila'y nagbibitak-bitak na rin sa sobrang katuyuan. Calix! Tara, papasok na! Nagulat si Calix sa tawag ng ina at sandaling nawala ang atensyon niya sa tatlong lalaki. Nang muli niya itong lingunin, ay biglang naglaho ang mga ito sa paligid. Pagpasok nila sa loob, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang mga nakitang mga mukha. Napatanong tuloy siya sa isa niyang pinsan na mas bata sa kanya. Ganun ba nagdiriwang ng Pasko sa lugar niyo? May mga nakakostume ng kulay itim? Ha? Maikli na nagtatakang tugon nito
may tatlong lalaki sa daan kanina. Napalakas ang sabi ni Calix at narinig iyon ng ibang tao sa loob. Kitang-kita niya kung paano nagbago ang mga ekspresyon sa kanilang mukha na parabang natakot ang lahat. Biglang tanong ng matanda sa kanya, "Tinignan mo ba ang mga mukha?" Tanong pa ng isa, "Sigurado ka bang nakita mo sila?" Isa-isa nang nag-iyakan ang bata sa loob. Kita sa kanilang mga mata ang takot. Siya namang pagyakap ng kanyang ina na parang alalang-alala din sa kanya. Nagdatinga na rin ang iba niyang mga tita at tito at halos lahat ay pare-pareho ang tinig ng pag-aalala. Wika ng isa niyang tiyahin, "Nakakita siya ng mga ngatok." "Mamamatay ba siya? Bakit? Bakit ba ngayon pa nagpakita ang mga mukha?" Sa unang pagkakataon ay narinig ni Calix ang boses ng ama na puno ng takot. "Hindi. Ilang araw ko pa lang nakakasama ang anak ko." Sumagot naman ang kanyang lolo, "Walang mangyayari sa kanya kung mapipigilan natin ang mga ngatok mamayang gabi." Sumapit nga ang gabi at ang naiwan na lamang sa bahay ng kanyang abuelo ay ang dalawang matanda at ang pamilya nila. Pinainom siya ng tubig na hinaluan ng asin. Sinabi sa kanila na kahit anong mangyari ay walang magbubukas ng pintuan. Kung hindi, ay mamamatay si Calix. 10 oras ng gabi nang marinig ni Calix ang katok sa pintuan. Mahimbing na ang tulog ng lahat maliban sa kanya. Sinubukan niyang gisingin ang kanyang ina, ngunit hindi ito magising. At sa takot ni Calix ay nagtalukbong siya ng kumot at saka tinakpan ang kanyang mga tenga. "Calix! Apo! Ang lolo mo to! Pakibukas naman yung pinto!" Nawala ang takot ni Calix na marinig niya ang boses ng kanyang lolo. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ang pintuan. Ngunit huli na nang marinig niyang muli ang mga kakaibang tinig. Napagtanto niyang sadyang nalinlang siya nang nilalang para buksan niya ang pinto. Hinawakan si Calix ng isa sa mga ito. Para siyang nawala ng sariling desisyon at kusang sumama sa mga ito. Paalis na sana sila nang may humablot sa mga kamay ni Calix. Nakita niyang hawak-hawak ng kanyang ama, ang isa niyang kamay, at umiiyak ito. Sabi pa ng kanyang ama sa mga nilalang sa dilim, "Huwag ang anak ko! Ako na lang!" Muli niyang narinig ang kakaibang tinig. Animoy nagsisipag-usap ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay pinakawalan ng mga mangangatok ang kanyang kamay at saka kinuha ang kanyang ama.
Tila na ubos ang lakas ni Calix para man lang kumilos at pigilan ang unti-unting paglayo ng kanyang ama at tanging sigaw ng Papa ang huling nadinig sa kanyang bibig. Lumingon naman ang kanyang ama nang nakangiti, at sa mga huling oras nilang magkasama ay natawag na rin itong Papa. Unti-unting lumabo ang imahe ng kanyang ama, at sa huli ay nawala na siya ng ulirat, at nang magising siya kinabukasan ay nagulat siyang nasa kanyang higaan pa rin siya. Tila panaginip lang ang lahat. Naliwanagan lamang siya nang nakita niyang umiiyak ang kanyang ina habang yakap-yakap ang walang buhay na katawan ng kanyang ama. Dito niya napagtanto na totoo ang lahat ng nangyari, at nagsakripisyo ang kanyang ama para sa kanya. Ilang taon na rin ang lumipas at hindi na rin sila muli pang naligaw sa probinsya ng kanyang ama. Isang araw ay nagulat siya sa tawag ng kanyang lolo na inaanyayahan silang magbakasyon muli sa probinsya nila. Sumang-ayon naman siya, ngunit bago niya maibaba ang telepono ay narinig niyang muli ang malabo ngunit pamilyar na tinig. Thank you.